Masayang idinaos ng Metro San Pablo District 2 ang kanilang health fellowship sa Lakeview Seventh-day Adventist Church. Doon sila ay pinagpala sa mga kaalamang pangkalusugan na ibinahagi ng Health Ministries Directors mula sa Southern Asia Pacific Division at South Central Luzon Conference. Si Aliana Pasco para sa report. Kasiyahan na puno ng pasasalamat at papuri sa Panginoon ang makikita sa mga kapatid dahil muli nagkaroon ng malakihang pagsasama-sama ang buong distrito ng Metro San Pablo II. Ang isinagawang fellowship ay ginanap sa Lakeview Seventh-day Adventist Church, San Pablo City, Laguna, na may temang, My Church to be Empowered, Heal Thy Lifestyle with Urgency, I Will Go. Ito ay dinaluhan ng mga kapatid mula sa iba't ibang iglesia na nasasakupan ng Metro San Pablo District 2. Ang serbisyo ay naging pagpapala sa mga kapatiran sapagkat naging panauhing tagapagsalita nila ang Health Director ng Southern Asia Pacific Division, kung saan ay ibinahagi niya ang pagbibigay kapangyarihan sa malusog na pamumuhay na may pagmamadali sa paghayo. Act now before it is too late, no? Ang sabi ni Ellen G. White, every member of the church should take hold of medical missionary work in sharing the gospel message. And the simplest form that we can do that is by practicing a healthy lifestyle. Nagbigay ng isang lekturang pangkalusugan ang South Central Luzon Conference Health Director, Pastor X. Perijon Fegalan, at Mrs. Jocelyn Fetalcarin, ang Assistant Health Director. Binigyan din nila ang pinakamatinding hamon sa iglesia para mapanatili ang malusog na pamumuhay. Sana ay maging strict tayo doon sa original na pagkain na ibinibigay ng Panginoon. Para sa mga kapatid, isang pagpapala ang fellowship na ginanap sapagkat napuno sila ng mga kaalamang pangkalusugan na magiging gabay nila na magkaroon ng malusog na pamumuhay, lalo na sa mga opisyales ng health ministry ng distrito na itinalagang manguna noong Sabado. Makita sa atin yung pangunguna kung paano tayo mamuhay, hindi lang sa salita, bagkus sa gawa. Sa huling panahon, hinihimok tayo na maging malusog upang mas makapaglingkod tayo sa ating Panginoong na may lakas at kasiyahan. Para sa balitang May Tinatanong na Pag-asa, ako si Aliana Subria Pasco, nagbabalita para sa Hope Today.